today tayo sa bahay ni Tatay Manuel. Ah, Manuel! Antonio. Hindi pala, Antonio! So, kakatapos na pala sa bahay ni Tatay Manuel. Tatay Antonio po, mga kabayan, at pinamtarahan na namin ngayon. At mayroon kami mga ginawang additional para sarado. Isarado namin yung likod. Tapos yung dito, lalagay lang namin dito ng parang gate niya. Pero ito, open ito. Para ho, mabilis siyang masilip. Kasi wala siyang kasama dito. Ah, ito, kulay blue. Tatak, Kuya Raymond, kulay blue. Yan. Pintura mo na kami. Salak pa yung siguradon, oh. No? Ay, ang sinulat. Tabo nga na yun. Sinyag tabo, pero gali siguro. Yan. Pero kung dungol ka, ako. Lagyan na natin ng yung parang ano, ay yung umahawak sa poste na simento para ito sa ganagad mabulok. Tatay, kintahin mo sa yan. Ang gawin, malakas mis tatay, no? Pero malakas pa yan. Grabe. Kailan kaya itong birthday ni tatay? December 25 daw. Ah. Christmas party. Christmas party. Para ng ano? Christmas gid. December 25. Salamat po pala no kay Ate Rosalinda Hubero, kay Ate Evelyn Brethower, kay Ate Imelda Bayani. Ganun din po kay Ate Imelda Agawin. Shoutout po. Ate Ami. At susunod po nating gagawin yung bahay po ni Tatay Rogelio sa may bahagi po ng Ilihan, mga kabayan. Bukas, pupuntahan na natin yung kasi ngayon ililipat na natin siya. Dito naman talaga siya. Kundi, ibibigay natin kay Tatay itong bahay niya para makapag-move forward tayo sa next na mission natin. After po doon kay Tatay Rogelio, doon naman tayo sa barangay Maricalum. O, yan po mga schedule po natin. Kaya yung mga budget natin, mga kabayan, ay pinagkasya-kasya lang natin. Kung anong kaya natin, yan lang po, no? Mas maganda sana kung maraming makatulong din para ho ay mabilis yung paggawa. Tulad dito, pinadali na namin ito. Within 2 days, 3 days, ngayon, pagtatlong araw, buo na ang bahay niya. Talagang sinira namin yung buong bahay niya, tapos pinalitan namin. Kasi nga, ito ay mga bulok na. Di na kailangan, di na may repair. Kasi pag ni-repair mo yon, yung mga bagong kahoy, masisira ka agad. Dahil nga, puno na nga na yun. Kaya maganda ito. Na bagong bahay niya. Bagong buhay ni tatay. Oh, hindi na ermitan yung mukha niya. Kasi nga, bagong gupit. Ha? Bagong gupit. Wapon si tatay. At siyempre, shoutout din po natin yung ating mga followers and subscribers na nandiyan nakasuporta sila mga kabayan sa ating ginagawang mission. May binili na rin po akong ano dito, yung tulugan niya, pom, kumot, unan, at ilang plato at baso. Tapos yung mga basura niya dito, itapon ko mamaya sa malayo. Kasi pinapasok niya sa loob, mga basura. Naghakot siya ng basura sa loob. At kailangan, yung mga basura sa paligid, alisin. Dalhin sa ibang lugar. Kasi pag dito lang, hakutin niya yan. Yan po, si Tatay Antonio. Dito lang ang problema sa pagkain kasi binibigyan siya ng barangay sa mga taong dumadaan dito. Di naman siya madalas nagluluto kasi minsan nga, naabutan namin siya, nagluto nga siya, pero ang kinakain niya, hilaw na kanin. Kasi nga, parang hindi siya marunong magluto bla. Yun yung nakita namin sa kanya. Kaya yun nga, sabi din po ng barangay nga, kailangan na mga ready to eat na pagkain yung ibibigay sa kanya. Tama naman, oh. Mahinat talaga ang katawan niya, mga bayan. Kaya hindi na po namin ito nilagyan ng pintuan, yung loob. Kasi mahina ng katawan niya. Nahirapan na sa magbukas-bukas sa pintuan. Kaya gagawin natin, lagyan natin ng kortina. Tapos dito, ito naman yung kanyang tambayan. Pag lumabas siya, dito sa upo, no? Sa kanyang upuan. Tapos dito lagay ng tubig, pinggan, plato, kung anong lagayan niya. Kailangan na maging komportable po ang isang senior citizen para kahit papaano ay maayos yung kanyang sitwasyon. Kasi yun naman talaga pinaka-importante sa kanila, eh. Ngayon tayo, maging maayos yung kalagayan nila.
Alaman na natin senior na. Kaya mahina ng katawan at yung kanilang yung bang pananatili nila sa mundo natin, maiksi na lang kailang kailangan maranasan nila na maging komportable yung buhay po nila bago man sila umalis no sa mundo po natin mga kabayan. Yan po ang mission natin, nakafocus sa mga senior citizen. Sunday ay marating natin ang ibang lugar. Sa ngayon kasi dito lang muna sa bahagi ng Sipalay at mga malapit na kabayan. Kasi nga yung ating pong kayahan ay hindi pa ganoon kalaki, no? Hindi pa ganoon kalakas. Kaya hindi natin kayang pumunta agad sa ibang lugar. Hangga't kaya lang po natin mga kabayan, no? Someday magkakaroon tayo ng mga bubuo ako ng mga kasamahan at mga panday siguro para meron tayong immediate action sa mga makikita natin. At siyempre ganun na ang ano talaga kailangan dito, financial. Kasi kung wala kang financial, hindi mo magagawa kasi bawat pilos mo, bawat hakbang mo sa paggawa ng mission, kailangan ng financial ay wala po talaga mga kabayan. Napakahirap. Kaya sa mga nais mag-charity, sa akin naman, maganda ang charity kasi makakatulong ka sa sarili mo, makatulong ka sa pamilya mo, at makatulong ka sa ibang tao. Kaya lang, ang kailangan mo lang tiisin yung mga komento ng ibang tao na against sa ginagawa mo. Normal lang naman yan, kahit gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, meron at merong masasabing tao. Kailangan mo lang tanggapin at huwag pansinin. Kasi pag pinansin mo yan, mawawala ka doon sa ginagawa mo. Kung nalit po yan, Imon, napakaraming nare-receive natin ng na mga negatibong komento, mga against sa ginagawa natin, pero sawa ng Panginoon, hindi tayo nang hinahan ng loob at lalong tinibayan pa natin at nagsusumika pa tayo, paano tayo makatulong? Yan ginagawa natin. Kaya yung mga taga-suporta natin, nandyan po sila mga kabayan na gumagabay din po sa atin. Mga tulad namin, kailangan talaga na mayroong kasama, gabay at isuporta. Kasi kung walang sumusuporta po sa amin, napakahirap. Lalo na ikaw ay isang maliit na vlogger na doon ka lang umaasa din sa lahat ng expenses mo sa mission mo. Kung wala kang revenue, wala kang sahod, saan ka kukuha ng panggastos mo? Kaya kailangan namin dito yung Diyos para magka-revenue kami at yung mga sponsors po natin. Kung wala po sila, hindi po natin magagawa ito kasi nga wala tayong sapat na kita o revenue dito sa ating pagbablog. Sana someday magkaroon na kahit wala tayong sponsor, kaya natin gawin agad. Pero sa ngayon, hirap tayo, kaya bago ko ako umaksyon, kailangan meron akong makatuwang. Kasi kung wala akong makatuwang, saan ka kukuha ng panggastos mo dito? Kasi dito ang ginagawa natin, talagang pagod, no? Pawis at diskarte para magawa namin ito. Yun ang puhunan namin dito mga sa ngayon mga kabayan. Kaya tuloy lang tayo at someday ay makakasama tayo sa ating pagmimisyon. Siguro ito lang yung update natin. Ito. Linisin namin to. Nilagyan ko lang ng pintura na ano lang, yung parang design lang siya. Tapos yung sahig, hindi namin nilagyan ng linoleum kasi once na magkalat si tatay o umihi, mahulog lang sila din. Saka hindi na po natin nilagyan ng kama yan para hindi masikip. At ito kasi automatic na ito. Pag dito sa umupo, abot na po dito sa sahig ng kanyang paa po makabay. Kaya hindi na sa mahirapan. Dati kasi yung naabutan yung bahay niya, puro talit-talit yan. Daming talit-talit. Sa daming alat. Kaya ngayon, linisin namin. Okay na ito, mga kabayan, no? Tay! Karon nga, adlaw. Hasta rami karon. Tapuso na mo ni. Ha? Imo na ni. Siyempre, linisin nyo ka, ilan na bulog kami. Ilan na bulog kami ako. Sabi niya, mga kabayan, depende sa inyo. Kasi inyo yung voluntary na Balatsyagon. Inyong Balatsyagon sa Tagalog man? Damdamin sa akin. Yan yung sabi niya. Okay. Mag-ingat ka dito at bisibisitahin ka namin, ha? Mamaya.
Nandun sa sasakyan ko yung mga ano mo? Boom, banig, unan, kumot, pinggan. O, kompleto. Ayos na. Bisan hindi ko magambal sa inyo ito. Ang Diyos kabalok na. Yan sabi niya makabayan, kahit hindi ako magsabi sa inyo, ang Panginoon, alam niya yan. Yan. Oo. Eh, may bala ka pang mag-asawa? Hmm. Mag-asawa ka pa tay? Hindi na. Hindi na daw? Hindi na kaya? Pwede mag-asawa. Kung ang babae, Diyos naman. Pwede na mag-asawa kung ang babae ay maka-Diyos daw po mga kabayan. Pero kung Satanas daw, hindi pwede. Pero kung Satanas daw, hindi na pwede. Asa ikaw ba lang ba? Hindi lang si Tinuntok. Kung Satanas daw, pati ikaw, dalhin kanila sa mga kalokohan mga kabayan. Na. Kaya gusto mo na, ikaw na isa. Piyan isa na balusin mo, baluhin ng Diyos. Kasi pangako wala kaluhin ng Diyos. Ay matadong sinyo po ba sa akong balay? Sabi nga po niya mga kabayan. Klaro, walang awa sa kanya ang Diyos. Walang gagawa daw sa kanyang bahay. Walang gagalaw dito sa kanyang bahay. Kasi na, nung time na yon, dumaan tayo dito sa kanya, napansin natin yung bahay niya. Maraming mga sabit-sabit. Pati doon, anong meron, anong nakatira dito? Una kong daan, wala sa dito. Pangalawa kong daan, doon ko nakita, senior citizen. Kasi nakapokus tayo sa mga senior. Sabi ko, pwede kong tulungan ito, gawin natin yung bahay niya. Kasi once na bumagyo, pwedeng bumagsak itong bahay niya. Baka malagay sa salanganin, madaganan siya. Kaya gumawa tayo ng action kaagad. Within 3 days, ito na, buo na yung bago niyang bahay mga kabayan. Kaya color blue. At yung mga nagsabi kasi mga kabayan, parang may pakpak na yung bahay. Ang purpose kasi dyan mga kabayan, para yung ulan, hindi po basta-basta na pumunta sa loob. Ito kasi dito siya daw sa magsasaing, kasi ayaw niya doon. Ngayon, yung kabilang side naman, ito yung ginawa natin. Lagyan natin ng balkonahe itong mga kabayan para ho yun sa tambayan niya. Ito yung purpose nito. Kung bakit nilagyan natin ng mahaba na yung parang may pakpak. Abangan niyo yung mga bawat update para ho ay malaman niyo rin kung anong mga purpose natin. Kasi una dito yung safety no ng senior citizen. Yan ang iniisip namin. Kaya salamat din po sa mga komento nyo kasi nakapagbigay din po yan ng idea sa amin at information. Maraming salamat. Shoutout natin sila ni Kuya Bal Santos Matubang. Ang ating mga kaibigan, shoutout po sa kanila. No? Ayan, sa ating photographer, may bagong photographer tayo ngayon mga kabayan. No? Si Bro Philip Bantayan ng at si Arby King. Isa po yung mga tagapitik. At siyempre ito, sama natin si Miguel. Yan kasama po natin sa mission, mabilis yung gumawa. At saka si Rami nandito rin. Si Rami, namimentora si Rami Vlogs. Yan, ayos. Tapos si sino isa? Si kasama natin? Saan nagpanday? Si Bini Habilina. Grabe din yung magpantay mga kabayan. Ngayon, nandito si aking pinsan ni po, no? Si Melvin. At tumulong din po ngayong araw ng Linggo kasi wala siyang trabaho ngayon. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang. At nag-ano kami. Iyaw-iyaw kami dito. Dito kami nagluluto. Tapusin muna namin to. Tapos kakain kami mga kabayan. Ayan o, isasalalo po namin yan dito. Kunti na lang. Yan po, God bless.